Mga kapanalig, ang lagi nating unang tanong sa ating palatuntunan ay, nagdasal ka na ba? Na dapat maging sagot ng lahat ay yes, nagdasal na. Huwag po nating kalilimutan to always pray and pray as a family. Because the family that prays together stays together and the world at prayer is a world at peace. Hatid sa inyo ng Radyo Veritas, Radyo Totoo ang Pamilya mo, pamilya ko! Ang tanging programa sa radyo kung saan si nanay at si tatay nagmamahalan! Si kuya at si ate natututo at nag-aaral! Si tito at si tita nagbibigaya! Si lolo at si lola nagdarasal! At si bunso nakikinig, nag-iisip! At ikaw kumikilos, gumagawa! Dahil tayong lahat ay nangangalaga para sa isang masaya, nagkakaisa, buo at nagdadamayang pamilya mo, pamilya ko! At ngayon, eto na sila, ang ating pamilya! Yes! Hi! Hello there! Magandang Lunes po ng umaga, mga kapanalig. Huling Lunes sa buwan ng Mayo. Halina po kayo at kami ay samahan sa ating mga buluhan, makasaysayan at puno ng inspirasyon palatuntunang pamilya mo, pamilya ko! Ako pa rin po yung lingkod, si Bernard Factor Caniaver. Alagaan niya po sa buong pamilyang Pinoy na kami ay samahan sa lupo ng dalawang oras sa pagtatanghal. Kay nanay, kay tatay, kuya, kay ate, kay lolo, kay lola, kay tito, kay tita, kay nene, kay toto, kay bunsoy, at higit sa lahat sa'yo. Ikaw, na lagi nakikinig sa ating palatuntunan. Ang tanging palatuntunan may, na may kiss sa tuwing umaga. Lunes hanggang Biyernes. At syempre, hatid natin parati ay pagkakaisa sa pamamagitan ng pananalangin ng ating buong pamilya at dagdag kaalaman at sariwang inspirasyon. Ang bilis po ng araw, ilang hinga na lang, aba ay Hunyo na. At siyempre, pag dumarating ang Hunyo sa ating mga Pilipino, ito ay higit sa lahat, pasukan. Pero yung iba, may June Bride pa ba? Meron pa bang June Bride na tinatawag? Parang naubos na yata ang mga June Bride. Ayan, ha? Mama, ay tinatanggap mo ba ang lalaking ito na maging kabiyak ng iyong puso sa hirap at sa hirap at sa hirap at napakaraming hirap bago magkaroon ng binawa? Ganun talaga ang pagpapamilya. Hindi po pwedeng parating masaya at parating mas maaliwalas. Kuminsan ay nagdidilim at katulad sa mga panahon natin ngayon, medyo matilim na naman ang Panginoon. Ang mga sinampay, nako, samsamin na kaagad pagka biglang bumuhos ang ulan. Walang panamadang yung mga nilalagay natin pampabango. Oras na lalo sumasama ang amoy. Mas maganda talaga yung naaarawan, ha? Pero lagi rin tayo maghanda. Ang mga bata, lagi may kapote, may payong, may panangga sa pagbiglang buhos ng ulan. Sabi nga sa awitin, Kuya Alex, pumapatak na naman ang metro ng taxi. Mabilis sa mga pangyayari, iniisip ng mga nanay, papana na naman ito, kumakabon na naman sa ulo dahil wala na namang pambayad at tumaas ang mga tuition fees ng ilang mga eskwelahan. Pero magkaganon pa man, ha? Ito mga pinapaaral natin na ito, pag nakatapos yan, naku, laking kaginhawahan ng mga magulang. At alam po natin na ang mga bata ay ang kayamanan na hindi mapapantayan. Ito ang pinagkukunan natin ng kaligayahan. Hindi ba pag umuwi kayo at merong baby sa inyong bahay, abay pag uwi mo at nginitian ka ng baby at nagsimula mag-ku-ku-ku-ku, bay naman ka lang kaagod mo. Di ba? Pag nagsimula ng ngumiti at nagkakawag na yung bata at inaabot ka, tapos lalapirutin yung mukha mo, hahawakan yung buhok mo, hihilahin ka, paghalik mo, puro laway ka na, parang ang saya-saya mo. Yan ang kayamanan na hindi matatapatan ng pera. At marami tayo niyan sa Pilipinas, maraming bata masaya sa ating bansa. Parating mainit ang panahon kahit na umuulan, kahit pa sabihin mong inuondoy tayo, pero nakita mo mga Pilipino lagi nakangiti, di ba? Kaya nga ito ang ating pag-asa, ito ang ating kayamanan. Ang ating tinatawag na human resource, mapalad tayo sa ating bansa. Patuloy tayo sa pagdami dahil yung ilang bansa sa ating karatig bansa at karatig Asia at mga karatig pook at lalo na doon sa western at sa east, the other hemisphere, sa western hemisphere, abay kumukunti na yung tao. Lumulungkot na. Napaligaw ko minsan doon sa isang bansa sa Alemanya, naglalakad ako mag-isa, napakadlamig pa. Parang wala nang tao, parang may, aww! Parang ganun, lalo na sa gabi. Nakatakot po. Eh dito sa ating bansa, napakarami mong makikitang tao sa lansangan. Ayan ako,
Isang gabi. Umaga-umaga ka naman, Kuya Alex. Yes, mga kaibigan. Sabi po ni Sir Dave, mabilis ba ang metro ng taxi na sinakyan mo? Medyo hindi naman. Meron ng ano ngayon eh, may resibo na ngayon eh. Pag sumakay ka ng taxi, kailangan kumuha ka ng resibo dahil yan ang kailangan natin, ha? Pero as I was saying, mga kapatid, mga kapanalig, demographic winter. Ito ang technical term dito sa ating nababanggit na pakunti ng pakunti ang ilang tao doon sa ilang mga bansa. Ano nga ba itong demographic winter na ito? Nung una kong marinig ito, para sabi ko, kilala kaya ng mga Pilipino ang winter? Kasi pag sinabi mo winter, winter wonderland, may ano, merong ulan ng yelo. Di ba? Taglamig. Ang winter sa refrigerator lang sa mga Pilipino. Pero sa atin, para malayo yata ang winter. At ano yung demographic winter? Parang masyadong teknikal upang magpaliwanag sa atin ang mga bagay na ito na ating pag-uusapan. Ano nga bang epekto nito sa populasyon at anong ibig sabihin nito? At sabi po nila, ano daw ito eh? Irreversible. Oras na pumasok ka dun sa figures na yon, hindi mo na maibabalik ito. Abay, nakakatakot pala ito. Parang time bomb. Oras sumabog ka dyan, eh wala ka ng pag-asa. Mga kaibigan, sa araw na ito, kasama po natin mula sa Company of St. Dominic Defensores Fidei Foundation and Filipinos for Life member, walang iba kundi si Attorney Marwil Yasos OP. Magandang araw po, Attorney. Yes, good morning sa lahat po ng tagapakinig dito sa Radyo Veritas, sa pamilya mo, pamilya ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanga-hanga ang boses ni Attorney, tinunaw yung boses ko, di ba? Ang laki ng boses. Hindi sa demographic. Ang laki-laki ng boses. Oy, Attorney, maraming salamat po, ha? Apo. Pero kayo may karugtong sa dulo ng pangalan nyo, OP, Order of Preachers. Hindi po nangangahulugan na out of place yung OP. Opo, tama po. Order of Preachers kasi po ako ay membro ng Secular Institute ng Company of St. Dominic. Company of St. Yes. Dominic. Nako, nakakatuwa ha. Marami sa atin ay nakakakilala kay St. Dominic. Ano po ha? UST, of course. Of course, opo. Ito pong Defensores Fidei Foundation. Ano po naman itong... Ito naman po ay isang grupo ng manananggol ng ating pananampalatayang Katoliko. Apologists po ang aming mga members. Yes, opo. So kayo po bilang bahagi nitong Company of St. Dominic ay pwede po mag-asawa or meron kayong ano rin vows? Yung full pledge member po ng Company of St. Dominic may vows po yan, ano? Mm-hmm. Yung evangelical councils na tinatawag. So hindi na po kami maaring mag-asawa. Kaya hindi na po dapat mag-alala si Congressman Lagman na madadagdagan pa ng isa ang populasyon natin sa Pilipinas. Talaga ran naman. Tinubok nyo kaagad, ha? Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Kasama pa rin natin, fellow Philippine College of Cardiology, FPCC, President and CEO, Chavez Medical Services and Compact Pharmaceutical Corporation. Kasama pa rin po natin sa araw na ito. At past chairman po kayo ng Confederation of Medical Associations in Asia, Oceania. 15-member countries daw po ito, ha? Ipapaliwanag po sa atin yan ang ating kaibigan, si Dr. Reynaldo M. Chavez, MD. Magandang araw po, Doc. Magandang araw, Brother Bernard. Yes. And magandang umaga naman sa lahat na nakikinig sa Radio Veritas. Pamilya. Pamilya mo. Mo? Pamilya ko. Winter mo, winter ko. Yes. Kaya winter green mo, winter green ko. Naku, yan ang gamot ng nanay ko noong araw at saka ng lola ko. Ano po itong Confederation of Medical Associations in Asia and Oceania? Yeah, this is a conglomeration of medical societies all over Asia and Oceania, including India, Pakistan, mm-hmm. and New Zealand down there, mm-hmm. and then Japan. China and Korea. Napakalaki pala ng coverage po nito. Minsan sa inyong buhay naging chairman itong confederation na ito. Opo. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pagpunta at pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Ganun din po sa inyo, Attorney. Pero ito nga po, ano, paano ba natin i-define sa isang nagtitinda ng sigarilyo, sa isang taga-payata, sa isang informal settler, itong demographic winter. Pag sinabi po natin na ganito, parang hindi ito agad bumabaon, ano po, sa consciousness ng ating mga kababayan na ang una nila iniisip ay pagkain at pang-enroll at pamasahe, trabaho at etc. etc. At saka yung salita kasing winter, ano, hindi angkop sa ating kamalayan bilang mga Pilipino sapagkat wala naman pong pagyelo dito sa Pilipinas. Kaya ano kaya itong demographic winter na ito? Kaya hindi po natin masyadong
naiintindihan sapagkat wala tayong experience ng winter sa ating bansa. Opo. Pero paano po natin ito ipapaliwanag sa ating mga kababayan? Ano? Pag sinabi nating demographic, isa pa yung word na demographic, ano po yun, attorney? Ang demography is a science, no? It is the science that deals with population. May kinalaman po 'yan sa pag-aaral ng mga tao sa isang lipunan, kung dumarami, kumukonte, at 'yan ay nakakapag-forecast kung ano ang mangyayari sa populasyon ng bawat sosyedad. Madagdagan ko naman na pag-aaral sa ilan ang inaanak, ilan ang namatay, ilan ang nag-asawa, ilan ang may trabaho, ilan ang nag-migrate. So malaki yung ang demography, no? Demography is a study of these things, and that's why demographic winter, ang winter binanggit mo kanina, malungkot. Kaya masaya lamang yan pagka sa Hollywood. Sa Canada during winter wala kang makikitang tao. Kaya very gloomy. Yes. Kaya nga demographic winter, gloomy ito. Pero ang isang word na ano ko dito, Balde Bernard, would be depopulation. Pag-alis ng populasyon. Depopulation. Yes. Kawalan ng tao. Yeah. That removal of people. Mukha nakakatakot. And that is happening already. In some countries which we will discuss later on, yes, maraming countries na ngayon na they are in this stage. Nandiyan dyan na sa demographic winter. Yeah. And tumbukin ko na because of contraception. Talaga nga naman, ano? Binigay na. Attorney, Doc, mamaya, mukhang maganda ito pag-uusapan natin, mga kapatid, mga kapanalig. Kung nais po ninyong makibahagi sa ating talakayan, tumawag o kaya ay mag-text dito po sa ating himpilan, 925-7931 hanggang 39, o kaya ay mag-text 0918-837-4827. Magpapatuloy pa rin po tayo matapos nating marinig ang mga hatid na balita ng ating mga Veritas Patrol reporters. Smoking ban ng MMDA di sana maggamit sa paglabag ng karapatang pantao ayon sa isang obispo. Narito naman si Jaynard Monterona. Good morning, Jaynard. Magandang umaga, Bernard. Baka matikinatawa ni Cubao Bishop Honestong Choco itong no-smoking policy na ipinatutupad ngayon sa Calacang, Maynila. Umasa ang obispo na hindi sana ito maging daan upang malabag ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Ayon kay Bishop Choco, dapat may patupad ito na maayos at hindi magamit upang pagsamantalahan ng ibang tao. Umasa ang obispo na bago pa man nilika ang ordinansang ito o ang naturang batas ay maraming sektor na ang kinonsulta upang mangibabaw ang kagustuhan ng nakararami at hindi ng iilang tao lamang. Maganda yung batas, maganda yung ordinansa. Pero palagay ko noon, pinag-usapan yung pro and con yan. Ibig sabihin yung good effect and at ano ang mapapakinabangan ng tao, at at the same time, yung karapatan ng mga tao na kumisan hindi mapigilan ng sigarilyo, no? Ang bahagi po ng payag ni Cubao Bishop Honestong Choco sa parehan ng Veritas Patrol. Para sa Veritas 846 ang radyo to, ang inyong kapanalig, Jaynard Monterona, sumayin nyo ang katotohanan. Metro Update. Narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng trapiko sa Metro Manila sa pakikipagtulungan ng traffic.com. Metro Update. At syempre, sa mga oras na ito, alamin po natin ang lagay ng ating mga lansangan. Medyo maluwag-luwag pa yata yan dahil wala pa mga karamihan ng mga mag-aaral. Narito naman si Jonalyn Ginto ng traffic.com. Jonalyn, good morning. Yes, good morning po ulit, Sir Bernard. Kumusta ka na? Ano po? Kumusta ka na? Mabuti po. Medyo muna na naman. May dala ka bang payong? O kaya may dala ka bang kapote? Payong po. O may dala kang aakbay sa iyo mamayang balikan. Pero kumusta ang lagay natin mga lansangan? Yes, Sir Bernard. Close to traffic po ngayon ang Ayala Avenue. Magkabilang panig po yan mula po Herrera Street hanggang Makati Avenue. Bunsod pa rin po yan ng 341st araw ng Makati activities. At mamaya pong alas 12 ng tanghali, may extend po ang closure ng Ayala Avenue mula Hilpuyat Avenue hanggang Metropolitan Street and from Camagong Street hanggang Hilpuyat. And ngayon nga po ay apektado na rin po ng closure na ito ang Makati Avenue. Punong-puno rin po ang magkabilang panig nito galing po ng JP Rizal hanggang Ayala Avenue.
Samantala, sa bahagi naman po ng Bendia, Pasay, eastbound lane, mula naman po Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue, ay puno pa rin po ng mga sasakyan. Ganon din po yung portion ng P. Burgos. Sa kabilang panig, ay asahan din po ang pila mula naman po ito tramo hanggang Taft Avenue at may pagbagal na rin po sa portion ng FB Harrison. Sa Bendia, Makati, mula naman po Dian Street, ay halos usad pagong na rin po ang dali ng mga sasakyan hanggang dyan po sa may Washington Street. Samantalang sa kabilang lane, nagkakaproblema na rin po ang portion ng Bautista. And sa portion ng Libertad, westbound lane, approaching po ng FB Harrison, ay meron na rin po dyang pagbagal. Pero makalagpas naman po dyan ay maluwag pa naman yung mga patungo ng Rojas Boulevard. Sa kabilang lane ay puno na rin po ng mga motorista, FB Harrison hanggang Taft Avenue at may pagbagal na rin sa portion naman po ng tramo. And paalala pong muli, ito po yung mga rerouting po natin along EDSA. Yung mga bus na biyaheng Ayala LRT, kakanan po kayo dyan sa May Hill Puyat Avenue patungo po sa inyong mga destinations. At lahat po ng mga bus na manggagaling naman po ng South Luzon Expressway, Buendia Extension at Pasay City, dadaan naman po kayo ng Hill Puyat Avenue at kakaliwa po sa EDSA towards sa inyong destinations. Looking for a place to relax? That Asia's Travel Take You to Vacation Hotspots like Boracay, Cebu, Hong Kong, Macau, Europe, and more. Make that dream vacation come true. Call HS Travel now at 910-2000 or log on to www.hastravel.com. At yan po ang latest mula pa rin dito sa traffic.com. Ito po yung kapananig, Jonalyn Ginto, para sa Veritas 846, ang Radyo Totoo, sumenyo ang katotohanan. Metro Update. Inihatid ng Veritas 846 sa pakikipagtulungan ng Traffic.com. Metro Update. Mga kapanalig, malugod namin kayo inaanyayahan na makibahagi sa Vision in Motion 2011 Fun Run sa 3 ng Hulyo, araw ng Linggo, sa SM Mall of Asia Grounds, alas 5 ng umaga. Hangarin ng Vision in Motion 2011 Fun Run na makalikom ng pondo sa pagpapalawak ng Save Your Sight Advocacy Campaign upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga eye missions ng Ideal Vision Foundation. Taon-taon, nagkakaloob ng libreng eye checkup, eyeglasses at cataract procedures ang Ideal Vision Foundation, kabalikat ang Ideal Vision Center sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kung nais ninyong tumakbo upang makibahagi sa Save Your Sight Advocacy, sa 3 ng Hulyo, tumawag lamang sa Vision in Motion 2011 Hotlines 726-3096, 216-0848, 514-2544 o kaya sa cellphone numbers 0917-524-8586, 0922-819-0868 o di kaya magmensahe sa Facebook, My Vision in Motion email, vim2011@idealvisioncenter.com.ph o bisitahin ang www.idealvisioncenter.com.ph. Save the sight of millions of Filipinos. Halina't sumali at tumakbo! Masasalamin mo sa aking mukha ang katotohanan na nagpapahayag ng kalayaan sa mga mahihirap, mga pinagkaitan ng katarungan at sa mga abang. Ang katotohanan na pinagaling ni Hesukristo ang maraming tao. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 4, Talata 40. Dinala naman sa kanya ng lahat ng tao ang kasama nilang mga may sakit ng iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Lumapit ka sa Panginoon, kapanalig. Makiisa sa Healing Mass sa Veritas. Tuwing huling Biyernes ng buwan, alas 12:15 hanggang alauna ng hapon. Healing Mass sa Veritas. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill.
gumawa ako ng konting computation. Pag tayo'y mag-invest ng 3 bilyon sa training ng 200,000 na mga Pilipino, yung mga Pilipino na yan magbibigay ng 48 billion pesos na additional income sa ating bansa. Pero pag yung 3 bilyon na yan ay gagastahin natin sa condom, sa contraceptives, hindi po Pilipino ang kikita. Ang kikita dyan, yung mga foreign companies na gumagawa ng condom, gumagawa ng contraceptive, at yung mga tao na magkakaroon ng komisyon galing sa kanila. Si Parañaque City Representative Roylo Goles, sa kanyang paninindigan sa totoong pagtataguyod ng buhay at pamilya. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Pamilya mo. Nagmamahalan, pamilya ko. Natututo, pamilya mo. Nagbibigayan, pamilya ko. Nagdarasal, pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Pamilya mo. Pamilya ko. Yeah! Yes, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating panatuntunang Pamilya mo. Pamilya ko. Ayan ang nga, winter mo, winter ko. Hindi ba may kanta ng winter me, winter you nung araw? May kanta kaya. Pero ngayon nga, pinag-uusapan natin demographic winter. Pag sinabi natin palang demographic, ito yung pag-aaral tungkol sa mga tao. Mm-hmm. At pag-aaral sa mga pangyayari sa buhay, paano yung mga namamatay, yung mga nabubuhay, yung mga at kung ano pa, paano re-replace yung mga tao. Siyempre, ang pagkakaintindi ko po dyan, Doc, correct me if I'm wrong, mag-asawa, expected na magkakaroon kayo ng anak. Yes. Ganun, para ma-replace kayo, diba? At least dalawat kalate. 2.5 you 2.5 kasi iba hindi lang maintindihan yung bakit may 0.5 pa. Sabi pa, paano mangyayari yung kalahati? Kasi sabi ko, pag yung isa naman partner may kalahati pa, ibig sabihin isang buo na yon. So dadami na sila. Ganun po ba yon, Doc? That's above the the growth, the population growth. Population should growth. Be above 2.13. To maintain. Just to maintain the population at that stage. Because mayroon namamatay. Para magkaroon ng equilibrium. May namamatay. Correct. May namamatay, may nagmamigrate. May hindi nag-aasawa. May mga ganyan. Eh, maraming dahilan doon. 2.5. Yes. 2.5. Yung mga nag-aasawa. Yes. Mm-hmm. Opo. Ngayon, pag bumaba ito sa 2.5... demographic winter. Magkakaroon tayo ng problema. Correct. Yes. Ganun na po yan, Atty. Actually, ganun ang nangyari. No? In fact, yung 2.5, ano, kay 2.13 pa lamang, nakaka-alarma na ito. Kasi ibig sabihin, hindi lang madadagdagan, hindi rin mababawasan ng populasyon. Equal lang. So, ibig sabihin, talagang wala nang paglago ito ng populasyon. Lalo na kapag bumaba pa sa rate na yon, talagang... imbes na manatili ang lahing Pilipino halimbawa, abay maglalaho. So, ang mangyari niyan, parang national suicide kapag hinayaan natin. Kasi national hindi dadami, suicide. National suicide. Kasi hindi nadadami, hindi rin mag-maintain ang level, bagkos mababawasan pa. Eh, alam mo, ang tao kasi may tinatawag na childbearing stage ang ating kababaihan, ano? Pag dumating sila sa isang edad na hindi na sila pwede magkaanak, kaya tinatawag na irreversible. Kahit anong gawin mo, hindi na pwede magbubuntis talaga yung babae sapagkat umabot na dun sa gulang na, kumbaga, menopause na eh. Hindi na pwede. Kaya talagang nakakaalarma yan kasi talagang we are embarking on a national suicide at yan ay nagaganap na sa ibang panig ng mundo. As you were saying kanina, attorney, ito po yung nangyayari na sa ibang panig ng mundo katulad po sa... Halimbawa, specific countries. Sa Russia. Russia. Ang bilang ng taong ina-abort doon ay halos kasing dami kung hindi mas marami sa bilang ng ipinapanganak.
Kaya ngayon, yung presidente nila, sapagkat na meron na silang tinatawag na demographic winter, hindi na nadadagdagan at yan ay lubang nakakapahina sa kanilang ekonomiya, nagbibigay na ng incentive of $9,200 sa bawat mag-asawa. Magkaroon lamang. Hindi, sa kapag magkaroon ng isang anak. $9,200 as an incentive, magkaroon ka lamang ng anak, magbuntis ka lamang. So it is already an encouragement for the Russian people to have children. But sad this to say, ongoing right this now. Is ongoing. Sad but sad to say, may contraceptive mentality ayaw. Okay. So patuloy po ang pag-decline ng population ng mga Ruso. Nasabi niyo po na nagkaroon sila ng contraceptive mentality. Yes. Kailan po ito ipinunla sa mga isipan nito mga Russians? At ngayon ay ayaw na nilang magbuntis. Abay, panahon nung ano, nung communist regime, talagang massive ang eugenics dyan. Alam mo naman, hindi nga lang contraception, abortion ang ginagawa, abortion. Even genocide. So lahat ng kasalanan laban sa buhay, isinagawa nila. Kaya sobra yung pagbaba ng populasyon, ngayon naaalarma sila. Napakalaki ng kanilang bansa. Eh, pakunti ng pakunti yung tao. Oh, eh, syempre, hindi na sila magiging world power niyan pag kumunti na yung tao nila. Yes, at alam natin sa military, kailangan ng tao. Yes, of course. Okay, huwag na tayo lumayo no, sa ating paligid na lang, no, sa Japan. Sa the town of Yamatsuri, nagbibigay na sila na ngayong $4,600 per child, kung mga per child. Correct. Okay. Sa Republic of Singapore, Yes. Mayroon na sila 3,000. First child will be 9,000 in cash. Mm-hmm. Okay? Dollars din po. Dollars yan. Oh. And then 18,000 for the third and fourth. Wow. Oh, so these are the incentives to conceive, no? Opo. And many European countries, France, Italy, Germany, Poland, they are all this. Australia also is giving 5,000 bonus for every baby. Wow. Plus additional fortnight payments, free immunization scheme, and propose to pay all child care costs for women who want to work. Aba. Eh, kaya nagtitext itong ating kaibigan, ano po, bago tayo mag-break, 7633 ang sabi niya, if this demographic winter is a serious problem, bakit hindi ito sabihin ng UN sa mga bansa na hindi pa nakakaranas nito? Worse, ang UN ang nagpapakalat ng population control. Aba, meron ng nag-text, attorney. Alam mo, ako ang aking expertise ay international law, no? Bernard. No? Ang United Nations ay kontrolado yan ng tinatawag na may 7 bansang makapangyarihan ang nagkokontrol dyan, yung member ng Security Council. At ang pangunahin dyan ay ang Estados Unidos de America. At ang iba dyan ay mga European countries like Great Britain, France, and so on and so forth. Etong mga ito ay nagpo-promote pa rin ng contraception lalo na sa third world country. Bakit? Kasi nung nagkaroon sila ng contraceptive culture sa kanilang bansa, bumababa yung kanilang population. Mm-hmm. So gusto nila bumaba din ang population ng third world country para hindi mag-compete sa tinatawag na natural resources. Kasi gusto nilang pakinabangan yung ating mga likas na yaman. And there is also a phenomenon going on, the darkening of the world population. Alam, mamaya, balikan natin ito. Very interesting. Nakakatakot ito. Mayroon palang mga economic... may agenda. Yes, mga kaibigan. Parang we are unraveling the truth behind all this, the contraceptive mentality. Huwag kayong alis, itutuloy po natin ito pagkalipas ng ilang paalala. Magpapatuloy po ang ating palatuntunang Pamilya mo, Pamilya ko! Ito ang Veritas 846 Radyo Totoo, ang inyong kapanalig na himpilan sa Metro Manila. Veritas 846-2011, Radio Community for Truth and Evangelization. Member, Catholic Media Network, and the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, mga kapanalig, ang totoong oras, ganap na pong 35 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ang pangkalahatang panalangin ng kanyang kabanalan Benito XVI ngayong buwan ng Mayo, ang larangan ng pamamahayag. Para sa mga naglilingkod sa larangan ng pamamahayag,
naway matutunan nilang igalang ang katotohanan, pagkakaisa at dangal ng sambayanan. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, pamilya mo. Nagmamahalan, pamilya ko. Natututo, pamilya mo. Nagbibigayan, pamilya ko. Nagdarasal, pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Pamilya mo, pamilya ko, yeah! Yes, mga kapanalig, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang Pamilya mo, pamilya ko. Marami na ho nagtitext sa atin sa ating pinag-uusapan tungkol dito sa demographic winter. At syempre, sa ating mga kababayan dyan, maganda pong ilista natin ang ating mga ibinibigay na datos at mga figures. Ano po? At ang sabi nitong isa kasi nag-text sa atin, pwede po bang paki-repeat yung mga datos na binigay ng mga countries? Russia, Japan, Austria, para sa mga anak ko. Ayan, para doon sa anak niya. Para maipaliwanag niyang mabuti ito. Ano po yung sinasabi natin kanina, Dr. Chavez, attorney? Kanina sinasabi ko sa Russia, nagbibigay ng $9,200 for every child na maipapanganak sa isang pamilya. At talagang lubhang bumaba na yung kanilang population. Mantakin mo, sila ay nababawasan ng 750,000 people a year. Ang population nila ngayon ay 143 million at inaasang bumaba pa sa 112 million sa 2050. Talagang on a national suicide ang mga Ruso. Hindi kailangang bombahin ng nuclear bomb. Nauubos sila. At alam ito ng mga pinuno ng mga kanilang bansa kung ano nangyayari. Yes, si President Putin ang nangunguna sa pagbigay ng incentive sa panganganak. Doc, you were saying about Japan kanina. Japan, Singapore. Yeah, sa isang bayan. Yeah, Matsuri Town. Opo. With 700 just north of Tokyo. Offered 4,600 per child. $4,600. Okay. Dollars ito. Yeah, in Australia, $5,000 for every baby plus additional other payments, no? Free immunization, everything. So this and I think the demographic winter really is already there. Attorney, you were saying a while ago tungkol sa darkening, Of the world's population. Yes. Ano kung ibig sabihin yan? Kasi may demographic winter, darkening of the world. Parang napaka-bleak and... Wala naman yung kinalaman sa kulay ng atmosphere. Ano? Hindi naman ito tungkol sa climate change o kung ano man. Ito may kinalaman sa pagdami ng lipi ng mga Aprikano. Yung mga itim. Kasi sa kanila, pwede mag-asawa ng marami. Mm-hmm. At ang dami nilang pinapanganak sa bawat asawa, halimbawa 12, yes, minsan nga 17. Yes, yes, so tumataas ngayon ang bilang ng mga itim. So etong mga bansang ito, halimbawa kagaya ng Estados Unidos at ang Europa, natatakot sila dyan eh. Kasi darating ang panahon na itim na ang mas marami sa mundo. To my observation, when I was young, pag sinabing Amerikano, puti. Tama ho yun. Pag sinabing Amerikano, itim. Itim na, no? Is this what you're saying? The yes. Darkening of the world. The world's population. At kahit po sa France, dahil meron silang territories at mga bansang nasakop sa Africa, may mga French-speaking yes. na mga, kaya nandoon na rin sila sa Africa, sa France. At yung mga sunog kamakailan, mga 2 years ago, may mga ano doon, riots started by the, yun ang pagkakaalam ko. Ha? So ito yung sinasabi natin, ano, nangingitim na yung dating puti. Yes. Dahil kumukunti yung mga puti. Kumukunti yung mga puti, dumarami yung mga itim at mga Asyano. So nababahala sila dyan. Eh. They want to maintain hegemony of the world. Hegemony, ano naman po? Ibig sabihin yung kanilang political power and economic clout dapat ma-maintain. Kaya yung mga bansang yan na pito, kontrolado niyan ang United Nations na nagsusulong naman nitong reproductive health bill sapagkat sa ASEAN, no? Pilipinas na lamang po ang walang reproductive health law. Yay! Mabuhay tayo at patuloy tayo. Tayo na lamang ang hindi nagpapasupil eh. Hindi pa tayo nagpapatalo sa dikta.
na mga foreign interests. At grounded ang ating simbahan sa ganitong paniniwala. Ano po? Ito ang maganda sa Pilipinas sapagkat tayo ay katolikong bansa, naway manatili tayo sa turo ng ating simbahan sapagkat tayo na lamang ang lumalaban sa agenda na kagaya nito na kontra sa buhay, kontra sa Asyano, kontra sa mga Pilipino. Oo. Pakitawagan niyo po si Congressman Lagman at Senator Santiago para makinig sa inyo at matutuhan nila yan para maawa naman sila sa bansa natin mula kay 7267. Binasa ko lang ha. Adang, binasa ko lang yung nag-text. Congressman Lagman, Senator Santiago, sana po ay makinig kayo nang sa ganun naman ay maintindihan natin. Pati na rin yung ibang mga media man kasi the other day, I was watching the television program and this starlet, na ang pangalan ay Mocha, na talaga may dadala pa siyang condom. Nakakaano naman. Oo nga, no? Hindi ko rin maintindihan kasi hindi nila tingnan yung issue sa ganito. Yes, yes. Dr. Chavez, ano po masasabi ninyo? Actually, sa medical side, no, kawawa ito ang mga kababaihan natin. Opo. Itong ginagawa ng mga congressman natin at saka senador na si Miriam Santiago. Hindi niya alam na kawawa ang mga babae dito. Alam mo ba, pag na-approve yan, ang ating mga babae maging guinea pigs. Susubukan. Noong 1995, I was the expert witness of tetanus vaccine. Binigay ng mga... Tetanus vaccine? Noong 1995? Noong panahon ni Juan Flavier. Panahon ni Fidel Ramos. That's why Fidel Ramos is... Pro-RH. Yes. Ang tetanus vaccine, pag binigayan, may kasama, may halo yan na hormone na pampalaglag. Hindi alam ng mga babae. Totoo. Kaya pinahinto namin in 1995 in court. And you were there. And you were there to stop it. I was the witness. I was the expert witness to stop it. And it was stopped. Apo. Kaya ibabalik yan. Ay, ibabalik. Kaya nga isa sa batas o eh. Isa sa batas. Para hindi na mahinto sa korte. Yeah. Hindi na ma-injunction. Hindi na ma-TRO yan. Hindi lang yun. Marami pang iba. Apo. Yung mga abortion, the type of abortion will be more. Lahat ng klase yan. May mga suction, etc. Mayroon pang mutilation, mas dadami dyan. Kaya itong, hindi natin pag-usapan yung religious side. Ang mga babae na lang, no, ang hirap ng mga babae na mangyayari nito kung ibibigay sa kanila itong mga hormone, injection, implants, vaccines. At kung ano-ano pa. Kung ano-ano pa. Eh ngayon, ang tanong ko nga rito, ilan po sa ating mga kababayan ang nakakaalam nito? As I was saying kanina, paano mo ipapaliwanag ang demographic winter sa mga informal settlers nating kababayan o yung mga nasa payatas o nandito sa ibang lugar natin sa ating bansa na hindi nga nila alam kung ano nangyayari. Lalo na kung pag nagtala kaya na English nang ibinabat ng yes. Eh, mabuti na lang, si Congressman Manny Pacquiao, kadikit niya yung utak ng marami sa atin na naiintindihan nila, maintindihan madali, ano po? At kakailanganin ng mas malinaw pang pagpapaliwanag kung ano talaga itong isinusulong na ito na RH Bill. Napaka misnomer yata, napaka incongruent nung pangalan. Bill. Ano po? Masyadong mapanlinlang, reproductive health di umano, kalusugan. Eh samantalang yung dating kalihim ng kalusugan na si Secretary Esperanza Cabral, eh may pag-amin na yung pills ay nagkukos ng breast cancer. Uh-huh. Eh tipong naamin niya, kaya napahiya siya, abay biglang kumabig na di bali na nagkaka-breast cancer pero wala namang cervical cancer. Ay, Panginoon ko, ano ba yan? Parang pinapapili tayo. Between the devil and the demon. Yes. Eh, ano ba yon? Hindi naman ganun ang pag-uusap natin tungkol sa populasyon. Mm-hmm. Parang alam mo, para tayong circus dito. Ano po? At saka yung vaccine, pag binigay yon, yung immune system ng babae, masisira. Hihina, yes. Masisira, no? Ibig sabihin, kung may infection sa mga ibang klase, hindi na niya malalaman kung paano niya kukontrahin yon. So the immunity of the person, of the woman, will be reduced. Kung mayroong infection na papasok, pwedeng wala na, patay na lang siya. Kasi nasira doon sa bakunang yun eh. Mm. Ganun po ba yun? Nako, parang ngayon ko lang narinig yan at nakakatakot na hindi mo alam kung anong ginagawa nung gamot. Nakatago yan doon sa bill, no? Sinasabi lang doon eh. Modern contraceptive methods. Hindi natin alam kung ano yun. Hindi dinefine kung ano yung modern. So lahat yun. Bakuna, pati tayo. Pati tayo Brother na Bernard, tayo. Mayroon ng bakuna yung tinatrial na para yung sperm mo ubos.
Ano yan? Makabagong pamamaraan ng pagkapon. Ala! Panginoon ko, mga bagayin, anong ginagawa ng ito? Kaya hindi lang matuloy-tuloy kasi ayaw ng mga lalaki na maubusan tayo ng sperm. Yes. Panginoon ko, ano kaya ito nangyayari na ito? Other than that, Attorney, you were saying kanina tungkol dun sa mga natural resources. Yes. Gusto ko pang balikan yan mamaya pakatapos natin magbigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Mga kaibigan, umiinit at talagang namang very interesting itong ating topic. Lunes sa Lunes, Monday. Dito lamang yan sa ating palatuntunang Pamilya mo, pamilya ko! Hindi right na napuputol ang pag-inom ng gamot pang high cholesterol. Dahil baka ang daanan ng dugo mo, naku, maging ipit tulad ng boses ko! Kaya gawin ng right. Mag-right med. Right ang visa. Right ang formula. Right ang presyo. Doktor recommended na, gawa pa ng Unilab. Kaya sa susunod na magreseta si Doc ng gamot pang high cholesterol, itanong kung may Right Med dito. Right Med. Ang Right Med ay may gamot ding pang diabetes, alta presyon at impeksyon. Magtanong sa doktor or pharmacist kung ano ang katumbas na gamot ng Right Med ang nararapat sa iyong karamdaman. Right Med, right medicine, price right. Ang mga gamot ng Right Med ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches. Si CBCP President Bishop Nereo Ojiman. The very name contraceptive already reveals the anti-life nature of the means that the RH Bill promotes. These artificial means are fatal to human life, either preventing it from fruition or actually destroying it. Moreover, scientists have known for a long time that contraceptives may cause cancer. Nagsalita na ang simbahan. No to RH Bill. Isang paalala mula sa Pro-Life Philippines at Veritas 846 Radyo Totoo. Ang katotohanan sa Reproductive Health Bill. Ako po ay si Aliyah Quibranza Dimaporo, Congresswoman sa 2nd District of Llano del Norte. Isa po akong Muslim. Isa po akong OFW in the past. At nung naghahanap po ako ng trabaho, nakita ko sa mga job descriptions, preferably Filipino. The Filipino has made its name as a great human resource out there. And we see that artificial means of managing the population creates unstable economic and social situations such as an inverted triangle where most of the population is elderly. Pero dito po sa Pilipinas, most of our population is the workforce. The young, the healthy, the fit. Veritas Patrol! Yes, mga kapanalig, tuloy-tuloy po tayo. Samantala, may hatid na balita sa atin. Si Risa Mendoza, obispo, naniniwala ang anti-RH bill para rin pa rin si Father Joaquin Bernas. Narito po si Risa Mendoza. Maraming salamat, Bernard. Naniniwala nga si Valencia Bishop Meretrice Chudoro Bacani na nananatiling pro-life at anti-RH bill si Father Joaquin Bernas, Jesuit priest at constitutional lawyer. Ayon kay Bishop Bacani, isa itong paninindigan, iisa ang paninindigan ng Simbahang Katolika laban sa RH Bill na nagpapakita na mayroon lamang kakulangan ang inihahayag na posisyon ni Father Bernas. Pahayag pa ng obispo, hindi mababago ang paninindigan ng Simbahang Katolika na ang pagiging abortion patient at paglalagay ng banta sa buhay ng sanggol sa sinapupunan ay mariing tinututulan ng Simbahang Katolika. Si Father Bernas, nakikita ko yung kanyang posisyon. Ay okay. Pero may kakulangan lang. Ang iniintay ko ay nasabi ni Father Bernas at si mga kasama niyang mga Hesuita na sabihin ay maliwanag na prinsipyo na kung halimbawa may dito man kung ito ay nakamamatay ng tao o hindi, abortifasyon o hindi, at kung may duda man na itong buhay sa sinapupunan after fertilization, kung duda man na buhay tao hindi, ang prinsip na yung maliwanag. Ang bahagi ng pahayag ni Bishop Emeritus
na Veritas Bishop Emeritus Ted Bacani sa panayam ng Veritas Pasyola. Para sa Veritas 846, ang Radyo Totoo, kanyang kapanalig Riza Mendoza, sumain niyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Maraming salamat sa iyo, Riza. Samantala, isang parokya sa Valenzuela, suportado ang smoking ban ng MMDA. Narito naman si Lawrence Ramirez ng Ronda Veritas. Ronda Veritas Report! Kami, Lawrence. Mga kapanalig, bago pa man ang kautusan ng MMDA sa pagpabawal sa paninikarilyo sa pampublikong lugar, ang lahat ng tanging tagapagdulot ng panal na pakikinabang or lay minister ng Our Lady of the Holy Rosary Parish by San Valenzuela City ay hinikayat ng aming parokyal vicar na si Father Nap Baltasar na iwasan ang paninigarilyo lalong-lalo na sa araw ng kanilang mga duty. Layunin nito na mapanatili ang kabutihan at kagandahan ng kalusugan ng bawat isa at sa kalinisan ng kapeligiran sa parokya at maging sa mga sarili, sapagkat ang bawat isa sa mga tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang or lay minister ay humahawak sa sagradong ostya na katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Para sa Veritas 846, ang Radyo Totoo, ako ang inyong kapanalig, Lawrence Ramirez. Sumayin niyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report! Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, pamilya mo. Nagmamahalan, pamilya ko. Natututo, pamilya mo. Nagbibigayan, pamilya ko. Nagdarasal, pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Pamilya mo, pamilya ko, yeah! Yes, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang Pamilya mo, pamilya ko! Kasama pa rin po natin si Attorney Marwil Yasos OP, yes. Company of St. Dominic at Dr. Reynaldo Echaves ng Echaves Medical Services and Compact Pharmaceutical Corporation. Balikan natin itong ating napapanahon at talaga nga namang mainit na paksa demographic winter. At syempre, nandun doon na tayo sa mga related topics na kasama pala rito. Akalain mo yan. Bigla akong natakot para akong kinakapon pag ako napaksa. Nakakatakot po ito. Attorney, ano po? Yes, totoo yan. At sabi mo, ano eh, irreversible ito mga babae. Irreversible ito. Kasi talagang pag lumampas na sa childbearing stage, ang babae, kahit anong gawin mo, kahit magsayaw ka maghapon sa ubando, aba hindi ka na mabubuntis. Oo. At ito ang isinusulong nila, nandoon sa modern... Yes. Ano po yan? Modern means of contraception. Pero hindi pinapaliwanag kung ano yun. Iyon ang dapat maintindihan ng mga tao. Na yun sa kabilang side naman, ang sinasabi lang nila ay ganito, mababaw na pag-intindi. At saka ang efekto nitong demographic winter, Padre Bernard, would be... Isa, sino bang magtatrabaho... Pag wala ng populasyon, yes, sino ang magtatrabaho sa farm? Sinong magde-develop ng natural resources natin? Mm-hmm. Sa Russia, sinong magbabantay na pinakalaking land area, territory? Hindi na si James Bond. Kasi si James Bond, lagi niya kalaban mga Russians. Yeah. Yes. Saka sino yung mag-aalaga ng mga matatanda? Mm-hmm. Ay, yun na. Yun naman yung aging population, di ba? Correct. Maging aging talaga eh. So, pero yung meron tayong demographic winter, darkening of the world, aging of the population. Yeah. Yes. Pero ano na ho ba ngayon ang rate, birth rate sa ating bansa? Masasabi ba natin na tayo ay papasok na dito? O ito ba ay pwede pa natin bantayan? Tayo nasa balansi pa tayo ngayon. Pa tayo. Pero pag pinasok itong RHB, bagsak yan. Dok, yung datos dati, 3.5. Mataas yun. 2.8. Tapos napaka-steep ng decline. Talagang bumuluso ko tayo. 2.8 na tayo. Ang equilibrium is 2.1 to 2.5. So, ibig sabihin, malapit na tayo. At nakakabahala po kasi may mga demographers ang sabi nila in 20 years time Pilipinas ay pumasok na sa demographic winter sapagkat ang fertility ng bawat babae ay 2
ang magkakaroon ng Philippines ay less than 2 per fertile woman. Less than 2. So, ibig sabihin po talaga, national suicide na ho ito. Para na tayong Russia. Para na tayong Russia. Eh, kung hindi man mas... Eh, 9,200, eh, hindi tayo makabangon ngayon kahit mga anumang... Eh, yung idinagdag nga po doon sa pasweldo, eh, 22 pesos, kulang pa sa load, eh. Okay, paliwanag ko lang, Attorney Din. Bakit bumagsak yan ang ano natin? Kasi mayroon tayong contraceptive mentality already in the country. Free. Everybody is free to buy. Paano pa kung maging na-receiver? Bibigyan ka na, susubo na sa'yo. Tama yan. At lahat ng mga kumpanya magpo-provide, ano po? Isa pa yun. At pag hindi ka nag-provide, makukulong yung kumpanya. Yun, yes. Paliwanag. Paliwanag niyo yung kay Mocha. yung binabanggit ni Doc kanina, no, may contraceptive. Alam mo, hindi naman natin kailangan na Sir Bernard ng RH Bill, ng batas na yan. Opa. Kasi alam naman natin, pumunta ka ng 7-Eleven, yes, mini-stop, may condom. Meron nga akong kakilala, pumunta siya sa isang convenience store. Sabi niya, Miss, condom nga. Sabi nung sales lady, size, sir. Sabi nung lalaki, ay, small lang. Hindi, sir, size pesos ho. Eh, nabisto tuloy. Nagkakabistuhan tuloy. Size, sir. Mano, may size ba yun? Yes. Joke lang yun. Joke lang yun. Gumaan-gaan naman ito. Seryoso na sa iusapan nito. Attorney, gusto kong balikan mo yung natural resources. Yes. Nakakabindi ito. Mm-mm. Alam mo, ang mga bansa tulad ng Estados Unidos at Europa, hindi talaga sila mayaman na bansa, no, in terms of natural resources. Kasi may mga pangangailangan sila na hindi matustusan ng kanilang likas na yaman sa kanilang bansa. Kaya nga, halimbawa, kailangan nila ng saging, mangga galing sa Pilipinas, ng lumber, and so on and so forth. Copper, para yung kanilang industriya ay manatili, no, at mag-produce doon sa kanilang bansa. Ngayon, ang kanilang mentality, kapag dumami ang populasyon, halimbawa sa Pilipinas, at ito ay fully documented, di ba, Doc? Yung Kissinger Report, yeah, no? Yes, kaya minamadali, sir, nila tayo mag-RH Bill. Uh-huh. Eh, magkukumpit sa natural resources natin, ng ating kapwa Pilipino. So, wala na silang makukuhang mga likas na yaman sa Pilipinas dahil sa kanilang paniniwala, ito ay makukonsume na ng mga Pilipino at ng ibang Asyano. Kaya talaga dito may kinalaman sa kanilang agenda na economic. Pag nakita natin ito, para pala itong napakalaking plan. Yes, this is a grand scheme. Design. Yes, right. Na pinag-aralan nila many years ba? Many years I would suspect, Dr. Chavez. Ah, yes. That's why when they started the contraceptive mentality. All right. No, and up to now, no, they wanted to go in the Philippines. Kasi ilang kwa na yan, ilang panahon? Taon na yan. Opo. I think 4 congresses already. No? Yes. During the time of President Ramos, at saka kay, it stopped during the time of President Gloria Macapagal Arroyo. And then now they are reviving it. No? Mm-hmm. And because ito namang, I don't know, ano ito si President Pinoy. At saka ang tanong ko po, bakit yung mga kapatid niya noon na napakaingay na mga babae? Yes. Ngayon, wala ako naririnig. Mm-hmm. Eh, na-interview ko pa yung ilan sa kanila na napaka-devout Catholics. Yes. So, ang sama na sinabi niya ngayon, bago lang, nung doon sa mga... Sa UP. Oh, isa yun. Pero ito ngayon, baliktad na naman, na sinasabi niya na ang pagbigay ng sweldo, na increase... No? Ay ikakabuti daw sa mga tao kasi nga dadami naman daw ang tao. Inconsistent. Alam mo, inconsistent eh. Alam mo ang problema dito sa ating kasalukuyang pangulo. Eh, hindi mo alam kung anong sasabihin niya. Minsan may sasabihin, biglang kakabigin. Napaka-inconsistent to ng kanyang utak, ng kanyang isip. Mabuti rin yung dadaming tao kasi bibili ng produkto ng yes. Diba? Yun ang sinasabi niya sa ikop ba yun? Sabi niya, so, hindi baling magdagdag kayo ng sweldo. Anyway, dadami na naman yan at sila ang bibili.
Ano ba yun? Ano bang klase ng isip yun? hindi ko ma-reconcile sa isang pangkaraniwang taong hindi ko reconcile. Parang mayroong iba talagang itinatago ang mga bagay na ito. Pero malinaw na yung seven countries na sinabi ninyo ay may agenda. Ay, of course. Sa ating of bansa, course, iba of pang course. Mga katulad natin na lumalaki ang populasyon. Yes. At tayo na lang. As you were saying, tayo na lamang po. The last bastion. Yes. Yeah, at saka pati divorce, kasi susunod ang divorce niyan eh. Ay, pag sumunod ang divorce, susunod ang euthanasia. Ngayon, same-sex marriage. Dalawa na lang sana yung Malta. Pero ngayon, ang Malta nang mayroon na ng divorce. Bumigay na. Tayo na lang. So, yung culture of death, no? Which is divorce, abortion, euthanasia, total fertility, and homosexual union. Eh, talagang papasok na. Sunod-sunod na yan. Opo. Wala nang kapipigil yan pag na-approve ito. Ngayon, eh bakit nga ba talaga mainit din sila sa kabila ng katotohanan, pasukan na naman ang problema ng bansa natin, eh paano ito mapapasok ng mga children na ito? Yes. Kakulangan ng employment at maraming suliranin sa pangailangan at gamot. Bakit isinusulong ito, attorney? Una po dyan kasi syempre may mga kikita. Mm-hmm. No? Tanggapin na ho natin, napaka-strong po ng lobby ng pharmaceutical companies. Alright. Kasi ang inilalaan na pondo dito sa RH bill, taon-taon ay 3 billion pesos na tumataginting. So ibig sabihin natin, itong 3 billion na pinag-uusapan, nandoon na. Abay, hindi. Pag pumasa ito, yan ang gagamitin nilang pambili ng kondom. Pero para sa akin, maliit yan 3 billion. Bibigyan tayo ng United Nations, UNDFP, yes. Ha, ng kasama ng sinasabi nilang good club, no? Mm-hmm. Good club. Ang kasama nito si Bill Gates, ha, si Ted Turner, grupo. Si Buffet. Mm-hmm. Sila ang magbibigay and they already put up $128 billion for this. My goodness. Sayang ng pera, no? Sayang. Yung binabanggit mo kanina, Brother Bernard, tungkol sa pagpapaliwanag sa mga tagapayatas para maunawaan. Sa akin, napakasimple lang eh. Yung taong kumakalamang sikmura na nagkakalkal ng basura, kung papipiliin mo, ano ang kailangan mo ngayon? Bibigyan kita ng pagkain o kondom? Ang pipiliin mong pagkain eh. Walang maisaing, bibigyan mo ng pills. Eh di ba walang katinuan ng ganyang kaisipan ng pamahalaan? At parang sinasabi mo na puro sex ang nasa isip ng mga Pinoy. Insulto sa ating mga kababayan. Mamaya, marami na tayong mga text messages, ha? Babasahin natin ito. Pagbabalik natin, kumanta na lang kaya tayo pagbalik natin kasi nakakainit pala ng dugo pag-uusap tungkol sa mga bagay na ito. Ano ha? Hindi nagiinit ang dugo ko dahil nagiinit ang ulo. Ikaw talaga, Alex. Anong size down ang bibilin mo? Joke lang yan. Huwag kayong alis. Magpapatuloy po ang ating palatuntunan. Pamilya mo, pamilya ko! Ito ang Veritas 846 Radyo Totoo, ang inyong kapanalig na himpilan sa Metro Manila. Veritas 846-2011, Radio Community for Truth and Evangelization. Member Catholic Media Network and the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, mga kapanalig, ang totoong oras, ganap na pong 3 minuto makalipas sa 10:10 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng RightMed. RightMed, right medicine, price right. 11:00 pa lang ng umaga, ikaw naman Kuya Alex, ang gulo-gulo mo kasi umuulan na naman. Magpapakalipo tayo ang sa ating palatuntunan. Go ahead. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Sa mga balita, pinagtibay ng Court of Appeals sa legalidad ng deportasyon sa China ng 14 na Taiwanese nitong Pebrero. Ito'y matapos sanggihan ng Appellate Court ng Writ of Habeas Corpus Petition na inihain ng 6 sa mga Taiwanese na sa Taiwan na lamang sila ipatapon. No isang taon sa pakipag-ugnay ng Chinese government, inaresto ng NBI ang 14 na Taiwanese at 10 Chinese dahil sa pagkakasangkot sa multi-million dollar criminal activity gamit ang internet at cellphone. At sa balitang simbahan, umapila naman si Linggay ng Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa mga mananampalatayang Katoliko na gamitin ang konsensya sa usapin ng Reproductive Health Bill.
Ayon sa Arsobispo, sa konsensya naririnig ang tinig ng Diyos, kaya't mabuti ang nagiging pagpapasya gamit ito. Maliban dito, sinabi ni Archbishop Villegas na kailangan mapagbigay at mahinaon ng mga anti-RH advocates upang maikayat ang kabilang panig na huwag nang suportahan ang nasabing panukala. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon. Ako po inyong kapanalig Nilda Ubina Borja, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ating pakinggan ang paggunita at pagpupugay sa buhay ng mga santo para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Radyo Veritas 846, ang radyo totoo. Santa Juana ng Arco. Si Santa Juana ng Arco ay ipinanganak taong 1412. Siya ay namulat sa isang relihiyosong buhay. Siya ang patron ng mga sundalo at ng Pransya. Nang siya ay bata pa lamang, madalas niyang marinig ang mga boses ng mga santo na sina San Miguel, Santa Catherine at Santa Margaret. Taong 1428 nang siya ay atasa ng mga santo na tulungang makuhang muli ng hari ng Pransya ang kanyang kaharian. Sa panahong yon, ang haring Ingles at ang duke ng Burgundy ang nagnanais na makuha ang kapangyarihan. Napagtagumpayan niyang ibalik ang kaharian sa hari ng Pransya. Taong 1430 nang subukan niyang sagipin ang campaign, ngunit siya ay dinakip ng mga Burgundians at ipinagbili sa mga Ingles. Walang ginawa ang mga haring kanyang tinulungan. Dahil sa kakaunting kaalaman sa teolohiya, si Santa Juana ng Arco ay nakagawa ng mga pahayag na hindi maganda. Nang hindi niya binawi ang anumang pahayag na kanyang sinabi tungkol sa pinag-uutos ng banal na Panginoon, siya ay pinaratangang erehe at sinunog. Ang anumang gawain na itinalaga ng Panginoon sa atin ay alam niyang kaya nating gawin. Tandaan mo, kapanalig, ang sinumang sumunod sa ninanais ng Panginoon ay tatahak ng tamang daan patungo sa tunay na kasagutan. Inyong napakinggan ang isang paggunita sa buhay ng mga santo. Hatid sa inyo ng Radyo Veritas 846, ang radyo totoo. This portion was brought to you by Santa Rosa Business Park. Looking for a place in the South to let your business thrive? Santa Rosa Business Park is just a place for you. Prime commercial lots now available for sale. Call 53 Green or 534-7336. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Pamilya mo. Nagmamahalan, pamilya ko. Natututo, pamilya mo. Nagbibigayan, pamilya ko. Nagdarasal, pamilya mo, pamilya ko. Yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Pamilya mo. Pamilya ko. Yeah. Yes, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang pamilya, pamilya mo, pamilya ko. Samantala, pakantahin natin ang ating mga panauhin. Nakakatuwa sila pagkakakanta na talaga, iba yung awit nila. Siyempre, kumakanta rin naman tayo para naman gumaan-gaan at masyado uminip ang dugo natin. Mga kaibabayan, bago natin sagutin na ating napakaraming text messages, may isa pang tumawag, mamaya pa bibigyan natin ng daan. Narito na po tayo sa ating Tambuli Kapanalig. Tambuli Kapanalig! Pakinggan natin ang Kapanalig Update, Birthday Greetings, Biyayang Kapanalig, at iba pa. Tambuli Kapanalig! Narito na po ang ating mga panauhin sa kanilang madamdaming pag-awit ng Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Para kami El Vivo. Galing, ha? Tatatlo lang tayo, no? Oo nga. Tayong El Vivo.
Sino pang aawit ng happy birthday to you pag nagkaroon ng demographic winter? Yun na nga po. Wala na magbi-birthday. Wala na magbi-birthday. Ang mga apo kaya ni Lagman, ni Congressman Lagman, mag-happy birthday pa. Wala na. Ni Congressman Risa Antoveros. Magbi-birthday pa kaya. Ay nako, ang lungkot naman nga. Ang lungkot nun. Diba? At saka isipin po natin yung mga palaruan, wala nang naglalaro. Oh, mga playground. Oh, mga playground. Eh, wala na rin kasaysayan yung mga malls na may mga playground. Wala na. Pati yung mga fast food chain na may pala, wala na rin saysayan. Alam mo ang epekto nito sa walang negosyo. Alam mo ang epekto nito sa ekonomiya, lalong maghihirap ang bansa. Kasi ang tao, producer at consumer. Yes. Isa sino, pa yan na, no? Sino pang gagawa? Sino pang bibili? Wala yun. Na. At magtitingin na lang tayo hanggang maging abo. Mga kaibigan, narito po, batiin natin ang happy birthday. Maraming salamat sa pagkanta, ha? Attorney Doc, ha? Natutuwa ang ating mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan ngayon. Janet A. De La Cruz, happy happy birthday. Sonia E. De La Paz, Sigrid D. Del Rosario, Emilia Lanes, Luciano Arellano, Gloria Fernando. Birthday ni Gloria. Wow, happy birthday. Virginia Visco, Lovelina Ofiasa, Flora Seya, Michelle Esteban, Florita Bulasco, Bulasco, Flor Delisa David, Virgencita Quirol, Fernando Gumasing, Cristina Alorina Guarin, Danilo Gamboa. At syempre, narito po ang special birthday blessing buhat kay Bishop Emmanuel Trance, Bishop of Catarman. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to all of you. Now we get your name and we wish you the same. Happy birthday to you. Ako si Bishop Emmanuel Trance ng Diocese of Catarman. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Iyupo mo ang iyong ulo at tangkapin mo ang pagbabasbas na dumadaloy mula sa Panginoon. Nawa ay makita mo ang iyong kahalagahan sa paningin ng Panginoon at pagkakaloob sa iyo ng panibagong buhay at pag-asa. Sana'y patuloy na mapuspos ang pag-ibig ng Diyos ang iyong puso upang ikaw ay patuloy na maging instrumento niya sa pagpahayag ng mabuting balita. Muli, maligayang karawan, kapanalig. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday po sa inyo. At syempre, sana'y kasama nyo yung mga mahal sa buhay. Magsimba, mangumpisal. At syempre, sana po ay maging masaya kahit medyo umuulan. Ano po? At narito naman, dumako na tayo sa ating biyayang kapanalig. Biyayang kapanalig. Ayan, pababasahin ko kay Doc yung ating winner, ha? Ayan po, ha? At ang ating winner, mananalo po ng Multi 5 and Mega A Coffee from Miracle Corporation and Veritas 846 Cup. Ang ating winner, hawak-hawak ni Doc, ay taga... Kamyas! 185 Kamyas Street, San Francisco, San Antonio. Ano ba ito? Meron pang rugtong yan. No, iba isi. Ay, akala ko sa kapitbahay lamang. No, akala ko kami. Si Stella. Pangalan po niya ay? Si Stella ayan. Art Villas. Ano po ulit? Pakiulit niya. Stella Art Villas. Stella Villas. Nako, congratulations! Nako, nanalo ka. At upang makuha ang iyong premyo, tumawag sa 925-7931 local 40 hanggang 40 local 116. I'm sorry, I'll repeat that. 925-7931 hanggang 40 local 116. O mangyari lamang po, personal kayong bumisita sa ating himpilan, 162 West Avenue, Corner EDSA, Carson City, tuwing Biyernes lamang po, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Magdala na rin po kayo ng mga IDs para makilala naman namin kayo. Ano po? At syempre, minsan pa, siguro alam niya na ang ating pinag-uusapan na demographic winter. Ikaw na nga, the beautiful Annalyn. Beautiful girl. Hello, Annalyn. Hello, magandang umaga, Brother Bernard. Nakikinig ka ba na aming demographic winter? Ah, wala. Diba? Nakakatuwa siya. Pagka nagkaganyan pala, eh wala na. Magiging yelo na ang ating kapaligiran. Wala nang init, Day. Paano yan, te?
Nakakatakot yun, no? Malamig na. Nga. Kaya ito si Alex, talagang all ears. Uy, Kuya Alex, may nagtatanong, Kuya Marlon, kung nakatape daw ito, kasi gagamitin nila sa mga discussions. Nakatape po. Tinitape ni... Huwag mong buburahin. Siguro naman, hindi tayo maugong, ha, sa tape natin. Kuya Marlon, thank you. O, Annalyn, andiyan ka pa ba? Andito, andito. O, maraming salamat, ha, sa pagre-report mo. Oo. Tapos ka na ba? Hindi pa. Ay, magsisimula pa lang tayo. Oo nga naman. Ayan. O, kumusta ang kapanalig natin? Mabuting-mabuti ang ating mga kapanalig. Excited ang lahat dahil bukas na ang ating raffle sa Recruit Ko, Kapanalig Ko, kung saan na may isang kapanalig tayo na magwawagi ng 5,000 pesos cash. Kaya abangan po ninyo yan kung sino ang mananalo. At sa mga kapanalig pa natin na makapagpapasok ng bagong kapanalig member at magbibigay ng 846 pledge ngayong buwan ng Hunyo, ang ating raffle naman ay sa darating na June, last week of June. Samantala, kung kayo naman ay kapanalig member na, syempre matutulungan ang paglago ng iyong prayer life sa pamamagitan ng mga religious programs ng Radyo Veritas. Kaya ating inaanyayahan ang lahat ng nakikinig na maging bahagi ng ating listening, learning, and loving radio community. Mag-text lamang ng Yes, Kapanalig, kasabay ang inyong pangalan, kumpletong address, birthday, landline number at parokyang nasasakupan at isend sa 0918-837-4827. At para sa Tambuli Kapanalig Update, ako ang inyong kapanalig, Annalyn Emano. Sumayin niyo ang katotohanan. Maraming salamat sa iyo, Annalyn. We will have you again. At syempre, tuloy-tuloy tayo sa pag-anyaya sa ating mga kapanalig na mag-text. Kung nais po nilang maging miyembro, i-text ang Yes Kapanalig, name, address, birthday, landline at simbahan sa 0918-837-4827. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapanalig. Marami na tayo mga text messages. May tumatawag pa sa atin. Mamaya, babalikan natin ito. Samantala, may hatid na balita. Si Maria Navales Pulgo, go! Salamat, Veritas. Mahigit ng 3 milyong piso ang dalugi sa pamunuan ng Light Rail Transit Authority matapos ang dalawang araw na tigil operasyon ng LRT Line 1 mula Blumentritt Station hanggang Roosevelt. Ayon kay LRT spokesman Atty. Hernando Cabrera, umaabot sa 50,000 pasahero ang naapektuhan dahil sa maintenance work sa signaling system na isinagawa na sa mga tren sa dalawang istasyon. Sa ngayon, niya ay balik sa normal na operasyon ng LRT Line 1 matapos matigil ito noong Sabado. Sa unang advisory ng LRTA, 3 araw ay sasawang pagkukumpuni bagamat 2 araw pa lamang ay natapos na ang kailangan gawin kaya tuloy na ang operasyon para na rin sa serbisyo publiko at makaiwas pa sa karagdagang pagkalugi. Ayon kay Cabrera, isinagawa nila ang maintenance work noong Sabado at Linggo para hindi masabay sa pagdagsa ng mga pasahero sa panahon ng pasukan ng mga estudyante sa buwan ng Hunyo. Para sa Veritas 846, ang Radyo Totoo, ako ang inyong kapanalig, Maria Navales Pulgo. Sumayin niyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Hatid namin ay pag-asa, hatid namin pang-unawa. Sa pinakanangailangan, hatid ay bagong kinabukasan. DSWA, hatid ay pagmatagalang turo. Nalang mahihirap, makasulong yan ang DSWA. Ng Tatsudo Convergence Program ng DSWD. Para makaangat, makalipan! Liham Pastoral ng mga Katolikong Obispo ng Pilipinas. Sinasabi rin ng mga tagasulong ng RH Bill ay magbibigay ang kapangyarihan sa mga babae para sa pag-angkin sa sarili nilang katawan. Ito ay naayon sa tiwang postmodern na naghahayag na ang mga babae ay makapangyayari sa sarili nilang katawan nang hindi napapailalim sa iniaatas ng anumang relihiyon. Nakalilin lang ang tinatawag na bagong katotohanan na ito, sapagkat ayon sa pagkalalang ng Diyos, ibinigay sa atin ang ating mga katawan upang pangalagaan. Tayo ang mga tagapangasiwa ng ating sariling katawan at dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos sa bagay na ito
ayon sa isang hubog at wastong budhi. Ang ganitong budhi ay dapat nililiwanagan at ginagabayan ng mga katuroang pangrelihiyon at moral na ibinibigay ng mga tradisyong pangrelihiyon at kultural tungkol sa batayang dangal at halaga ng buhay ng tao. Ang ating watawan, ang simbolo ng ating bansa, ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang ating bansa ay hindi mamamatay. Pag-asa na patuloy itong mabubuhay sa bawat puso ng mga Pilipino. Ang watawat ay tayo at tayo ay ang watawan. Parehong sinasagisan ang bawat isa. Igalang ang watawat ng Pilipinas. Isang paalala mula sa Veritas 846 Radyo Totoo sa pagdiriwang ng National Flag Day. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, pamilya mo. Nagmamahalan, pamilya ko. Natututo, pamilya mo. Nagbibigayan, pamilya ko. Nagdarasal, pamilya mo, pamilya ko. Yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Pamilya mo. Pamilya ko. Yeah. Yes, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Pamilya mo, pamilya ko. Demographic winter, kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin. At syempre sa araw na ito, kasama natin si Dr. E. Chavez at si Attorney Liasos OB. Nakakatuwa po na maraming interested dito sa ating pinapaksa. Pero Doc, in particular, you were mentioning the vaccine kanina. May nag-text po sa atin si Elena ng Quezon City. I'm 5 months pregnant and will be given by my OB-GYN anti-tetanus vaccine, 3 shots. One on my 3rd trimester of pregnancy and 2 after giving birth. Is it safe now to receive immune shot? According to my OB-GYN, overdue na po daw ang anti-tetanus vaccine. I had when I was in grade school, it should be given now early 10 years, every 10 years. My other pregnancies, 2 sons, were all treated, threatened abortion, kasi medyo ano yung, but I survived them. Now, after 6 years, I'm pregnant and had threatened abortion due to subcryonic hemorrhage during my 9 weeks of pregnancy. I would always ask by my doc to bed rest. Please inform me. Ito po ay kay galing kay Elena and may follow-up question pa rin po siya. What is the name of the essential ingredient na nakasama po sa vaccines na may pampalaglag? Like what you said, the tetanic vaccine. Yun po na ang mga immunization vaccines given from infant to 16 years child by I guaranteed nowadays na safe na po ba para sa mga infant at children? Wala na po ba ito mga bad ingredients na may pampalaglag o pampasterile? Mula pa rin po kay Elena. Mahirap sagutin yan. No? Hindi natin alam kung saan nakagaling yung tetanus vaccine na yan. No? But nung araw, nung 1995 na pinahinto namin yung program ng pagbakuna ng 14 years old to 44 years old na lahat ng babae, and there were 3.4 million na nabigyan. Wow. That time. So maraming nalaglag. Ngayon, wow, ang tinatanong niya ko anong sinama. Mayroong sinama dito sa tetanus vaccine na what we call HCG, human chorionic gonadotropin. Yes. This is a hormone ng babae. Mm-hmm. Ito, pag nabuntis ng babae, dumadami yan. Pinoproduce ng luteum, which is in the ovary, no? And then it will help the fetus to survive. All right. Kung wala yung HCG, hindi mabuhay yung bata. Ganito mangyari. Pag binigay mo yun at saka tetanus, at saka HCG, magkaroon ka ng antibodies. Alright. So, antibodies, ibig sabihin, pag pumasok yun, lalabanan yun. Uh-huh. Durog siya. Uh-huh. Halimbawa, may tetanus ka, mayroon ka ng antibody. Talabanan yun.
lalamanan yan. Wala kang tetanos. Okay. Pag nabuntis ka, kailangan mong HCG. Antibodies ang mayroon. Partay ang bata. Lalabanan yung pagbubuntis. Correct. Laglag. Okay. Sigurado. Tama sa magiging essential medicine na ngayon at, dahil sakit na ang pagbubuntis. Yes. Okay. Tingnan nyo ho yung text ni Mrs. Elena. Isa siyang buhay na nagpapatotoo na may epekto sa kanya yung tetanus vaccine. Dalawang threatened abortion. Pasalamat siya na survive niya. Ibig sabihin malakas ang kapit ng dalawa niyang anak. At yung pangatlo naman, another threatened abortion. Kaya yung doktor lagi siyang ina-advise mag-bed rest. Ilang kababaihan pa, ilang Elena pa sa ating bansa ang dadanas ng ganito dahil lamang sa ginagawang guinea pig o ini-experiment ang ating kababaihang mga Pilipina. Yeah. Alam mo, nagtataka ko kasi noong 1993-1995, panahon ni Secretary Juan Flavier at ni Presidente Tabaco, no, na pre-promote itong tetanus vaccine na ito. Nagtataka ako, bakit babae lamang ang binibigyan? Ang lalaki ba, hindi natin tetanus? Di ba, nakakapagtaka ko yun eh. Makatuwid. Talagang may hidden agenda sa makatuwid, ha? Maraming salamat sa pagpapaliwanag, Doc. But, Doc, perhaps you would have again a session with you just to explain this. Yeah. Para kasi mabilisan ang ating paliwanag. Pero salamat sa iyo, Elena, ha, sa pagte-text mo sa amin tungkol dito sa vaccine na ito. Si Brother Tony Medina po ay nasa kabilang linya. Isa rin po siya sa ating mga anchors dito every Saturday evening. Pero nais din po niya magbahagi sa atin, ha? Magandang araw sa iyo, Tony. Hello. Nandiyan pa ba sa Tony? Magandang umaga ho. Oh, kamusta ka na dyan? Mabuti po. Oo, naririnig mo kami sa ating discussion, ano ha? Opo, opo. Ano ang naisipan ka ginigay kapanalig, Tony? Ang i-release ko po na issue dalawa lang. Opo. Una, yung Iceland. Ang daughter ko, Icelandic na. Dalawa ang anak sa Iceland. Aha. The population of Iceland is 200,000. Sila ang unang bansa na nag-practice ng population control. 200,000 na lang sila. Country, pati marami ng Pilipinas na nakapunta doon. Right now, we have around 1,200 Filipino families. Inopen na nila, palungat sa dati nilang two-child policy. So ngayon, sarado ang Bank of Iceland. Dahil wala na silang populasyon to sustain their economy. Ang gumagawa ng paraan ang European Community na ma-bail out ang Iceland. Uh-huh. Until this time that I am speaking, sarado ang Bank of Iceland, sirang-sira ang economy ng Iceland kasi walang tao. Ang mga Pilipinas ngayon, Filipino families, are enjoying dahil ang tawag sa kanila ng mga Icelandic, prolific sa panganganak. Sa ngayon, ang bagong batas ng Iceland, inalis na ang population control and they are encouraging more births. Meron na silang one-year maternity leave. Meron silang 6 months paternity leave. Pagkalabas lang ng baby, merong 15,000 toner. Tapos pre-medical expense sa panganganak hanggang lumaki ang bata. That's the situation of Iceland. Guranda ang population. Minsan nakakarating sila sa Pilipinas, pati sa amin sa Masbate, sa paghahanap lang ng mapapangasawa. Yes. Itong mga burang na Icelandic, gusto nila ang Pilipina dahil ang galing ng fertility. Sa ngayon, nagsimula lang ang... Sabi nga, mahakbangan lang ang mga Pinoy na bubuntis. Sa Pilipino community, nagsimula lang sa Iceland, isang lady engineer ng Matukor. Simula noon, because of the reverse policy on population, dumami na ang mga Pilipinas. Sa ngayon, meron tayong 1,200 Filipino families at saka meron na tayong honorary consul. Mm-hmm. Pangalawa, I want to raise the issue on Senator Miriam, who is the proponent of an anti-gab bill in the Senate. Yes. Sa ngayon lang, may statement siya na head on coalition yung bill filed by Senator Inrilli, Lapid, and Soto, the so-called Protection of the Unborn Bill. Salungat na yung head-on coalition doon sa kanyang bill na final, which is his health project, pet bill, yung reproductive health. Si Miriam, si Senator Miriam,
ay nag-announce 3 times sa national prime media about her wedding anniversary by June 19 sa Manila Cathedral. The Manila Cathedral is also called the Church of the Immaculate Conception. Since the 3 announcements ni Senator Miriam, wala pa pong sagot ang simbahan. Nagsabi pa siya sa kanyang 3rd announcement na he asked that Cardinal Rosales should officiate the Holy Mass and they be, her husband, be allowed to receive communion. The other night, President Pinoy accepted the being the best man of Senator Miriam and husband during the renewal of vows. Tapos ang mag-lead pa ng mga ninang is Secretary Cabral. Alam naman natin na si Secretary Cabral nag-lead twice ng boycott 2 Sundays in Ayala Alabang, St. James Parish Church because of Alabang's approval, Ayala Alabang Barangay's approval of a pro-life ordinance. Mm-hmm. So, ito sila, most of the prominent RH proponents in both houses will be around sa cathedral. I'm the publisher also of the Philippine Catholic Herald. Maraming sumulat po na publish namin sa May Issue na humingi sila sa simbahan ng clarification. Mm-hmm. Because Senator Miriam, in effect, committed heresy. She is a heretic according to maybe the doctrine of the faith because sumasalungat siya at sa kinukunta niya ang teachings ng Diyos at sa kanang mahal na simbahan. Ang ito pa ng kuko, hanggang ngayon, walang position ang simbahan, especially our own very good His Eminence Cardinal Gaudencio Rosales, ang mahal nating cardinal, wala pa so far ng reaction even from the bishops. Mm-hmm. I talked to one congressman, the major man of God in the House, opposing the RH bill. Ang sabi niya, kumatuloy ang June 19, baka yung mga, baka magkabutuhan sa Hulyo, maguguluhan yung mga congressman. Mm. Ano ba ito? Baka sa June 19, gawin na kapistahan ng mga pro-RH inside the Manila Cathedral. Simbahan pa naman ng Immaculada Conception. Mm-hmm. Maguguluhan sila, they will be confused kung matuloy yung kasal. Mabuti daw sana, sabi ng mga sumusura sa amin, kung ang kasal ay sa Iloilo na lang o sa Basilan, kung nasugbo, huwag naman ang Manila Cathedral. So humingi po ang ating mga kapwa at kapanalig, mga kababayan natin, siguro, ano po ang totoo talaga? Uh-oh. Tinanggap na ba ng mahal na simbahan Uh-oh. Ang renewal of vows o pagkapagkasal ni Senator Miriam kasi bongga ito, complete with storage. Okay. Ang best man si Presidente. Apo. E ano po ang mangyari? Kawawa naman ang simbahan Katolika. Abangan po natin. Iba, the church that is forgiving and loving. Pero the thing is, hindi pa naman si Senator Miriam humihingi ng sorry o nag-confess ng kanyang errors. Apo. Dapat ba i-allow natin ito? At saka kung matuloy, i-cover ba ito ng ating mahal na Radio Veritas? Opo. At siguro, Brother Tony, abangan natin ito kasi ito nga ay mga nakaumang na mga mangyayari. Ano po? Mm. Natural, magkakaroon din tayo ng mga pahayag mula sa ating simbahan tungkol dito. Uh-oh. At Tony, meron ka na isa idagdag ba? Napaka-difficult situation naman sa ating simbahan, lalo na sa ARCAM, no? Sa Archdiocese of Manila, na yung Immaculada Conception na Cathedral ay gagamitin para doon sa renewal of vows na mga taong alam naman nating tampalasan sa pananampalatayang Katoliko na nagsusulong. Mm-hmm. Itong cathedral na ito, Immaculate Conception, hindi naman Immaculate Contraception eh. At dyan din nagpapakita na alam mo yung kaplastikan, yung kapaimbabawan nitong mga nagsusulong na ito na kumukontra sa simbahan, pero Attorney, baka doon din. Niya na akong huli. Joke lang. Di ba remember sabi niya sa aeroplano tapos na hindi matuloy. Hindi, joke lang. Ito kasi si Senator Miriam Defensor Santiago, masyadong malakas po ang ano nito eh.
Ang tililing eh. Pasintabi ho. Alam nyo kasi si Senator Miriam Defensor Santiago, paborito ko ito dati. In fact, nung tumakbo siya nung 1992 pagka-presidente, pro-life na pro-life ho ito eh. Sinasabi niya na hindi kailangan ng contraception, ang kailangan edukasyon. Yeah. Iba na ang tono. Iba na po ang tono. Ano nangyari? Babalikan natin ito. Very interesting itong topic natin. At napakarami pong ating text messages. Wala pa tayo masyado na mababasa. Isusunod natin yung text ni Willie Arcilla pagkatapos ng ilang paalala. Magpapatuloy po tayo sa ating palatuntunang Pamilya Mo, Pamilya Ko! Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 30, 1998. Itinalaga bilang arsobispo ng Archdiocese ng Cotabato si Archbishop Orlando Quevedo, OMI. Siya ay pangatlong obispong namuno sa Archdiocese. Na-elevate ang Archdiocese ng Cotabato noong 1979. Kabilang sa suffragan dioceses nito ang Kidapawan at Marbel. Taong 2006, nang makatuwang ni Archbishop Quevedo sa pamumuno sa Archdiocese, si Auxiliary Bishop Jose Bagafuro. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio, totoo. Ito ang Veritas 846 Radyo Totoo, ang inyong kapanalig na himpilan sa Metro Manila. Veritas 846 2011, Radio Community for Truth and Evangelization. Member Catholic Media Network and the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, mga kapanalig, ang totoong oras, ganap na po 36 na minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, pamilya mo. Nagmamahalan, pamilya ko. Natututo, pamilya mo. Nagbibigayan, pamilya ko. Nagdarasal, pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, pamilya mo, pamilya ko, yeah. Nagpapatuloy po tayo sa ating palatuntunang Pamilya mo, pamilya ko. At marami tayong mga text messages dito. Kaugnay pa rin sa vaccine, Doc, ha? 5 months na po akong buntis. Sabi po ng OB gynae ko, magpa-inject na ako ng anti-tetanus. Wala po ba yung depekto? Nako, ito yung pinag-uusapan kasi natin kanina, Doc. Ano pa masasabi niyo dyan? Mahirap sagutin yan, pero ang OBGYN nyo, dapat malaman niya kung may halo ba yan o wala. Mm-hmm. Ngayon, yung na-discover namin noon, ay yung mga may halo, galing sa Canada. Yes. And Connaught Laboratory and Entervax Laboratory. Now, titingnan nila yung vaccine ngayon kung nang galing doon. Yes. Hanan no, ICC. Pinuntahan ko pa yan doon, Brother Bernard. Sa Canada. Sa Canada. Alright. Tinawagan ko yung director ng pharmaceuticals. Ayaw makipag-usap sa akin. Nako, noong panahon na yun. Noong mga panahon na yun. Si attorney pala ang guest nyo. Na-miss ko na yung program niya sa TV, sa NBN4, Heart to Heart Talk. Lalo na sa mga topics nila about Mama Mary. Magaling na defender of faith and Mama Mary si attorney. No to RH bill because it is intrinsically evil. God bless po for defending life mula kay 3337. At meron pang isa, Doc, ha? Para rin yata ito sa inyo. Ang sabi niya, hindi po kaya yung mga vaccine na yan ang dahilan kaya dumarami ang autistic ngayon mula kay Marie. Ayan, Dok, ano masasabi? Oh, may mga kaso ngayon sa Amerika ngayon, pinapahinto yan dahil doon sa may halo din dyan na ano na hindi maganda sa kalusugan. At saka, I think,
magkakaroon ng talagang kasong matagal yan. Hinihinto na rin ngayon. Oh. Hindi lamang yung vaccine, no? Pati sa pagkakaalam ko, Dok, pati mga pills, no? May mga ilang pills na may effect na gano'n and that is already medically established. Kaya dumarami ang cases of autism ngayon sa ating bansa. Correct. Yes. Oh, hormone kasi, hormone. You know, hormone. Yes. At saka, synthetic hormone. Mm. Oh, hindi natural ito. Binabago kasi yung kalagayan ng katawan ng ating mga kababaihan. Ano? Yeah. Si Albert din, ating kaibigan, ay nag-text. Ha? Marahil, alam natin ang epekto ng mga contraceptives sa ating katawan. Napagtuunan na rin ba ang mga epekto ng mga pagkain na tulad ng seasonings, energy drinks, at mga food chain na malayang nabibili? Malalaki din ang epekto sa katawan at ang feed sa technology na ginagawa sa mga baboy, isda, gulay na kasasama rin sa ating kalusugan. Yeah, no? Tama. Well, ang ano talaga rito, yung pills, especially yung pills, no, pag-usapan natin. Itatlong epekto yan eh. Una, para hindi mag-ovulate, hindi magkaroon ng itlog ang babae. Yes. Yun ang pinag- preventing ovulation. Uh-huh. Number two is to produce less secretion in the uterus, mm-hmm, para hindi makatakbo yung sperm. Okay. Yeah. Pangatlo, para yung lining ng uterus, no, mm-hmm, ninipis. Para pagdating ng fertilized ovum, yes, no, yung embryo hindi nakakapit, laglag. Ibig sabihin walang implantation, walang implantation. So chemical abortion ang nangyari. Ang grabe dito, yung isa, yung RU 46. 468, muntik pa mag 864 eh. Kaya ayaw ko, bakit naging 468? Oo. 486. Pag ginamble mo, baka numero natin. Yun na nga. Verita. Sabi ko, ano kayo, bakit? Yun, grabe yun. Kasi pampalaglag talaga yun. Talaga, pero hindi ito sinasabi, ano po? Hindi pinapaliwanag. Kasama sa RH Bill yun, ha? Sama yan, modern means. Nag-text din po si Sir Dave, ang tanong niya, yung yearly na vaccine na pangmatanda, okay lang po ba yan? Ay, okay lang yan. Wala namang diferensya doon. Oh. At saka lampas na sa... Pero mag-ingat din kayo yung sa mga flu vaccine, no? Especially doon sa mga elderly. No? Kasi pwede ka magkakaroon ng flu. Ganun ba? Ang turo sa amin, nung elementary pa ako, ang tao ay kayamanan. Ang tawag nga daw dito ay yamang tao kasama ang yaman tubig at yaman lupa. Mayaman ang Pilipinas sa tatlong ito, kaya dapat maunlad na tayo. Korupsyon ang dahilan ng kahirapan, hindi ang pagdami ng tao. Tutulan natin ang RH Bill, galing yan sa impyerno, sabi nga ni San Padre Pio, mura kay Mario ng San Pedro. Kalain mo yan, ha? Tama ho yun. Kasi ang Pilipinas, hindi mahirap na bansa in terms of natural resources. Yes, yes. Hindi rin tayo mahirap na bansa in terms of human resources. The reason why this country is poor because politics in this country is so corrupt. At isinisisi ng mga politicians ang hindi pagsulong ng mga bagay na ito dahil lang sa simbahan. Sasabihin nila, ang balakid sa lahat ng ito ay ang simbahan. Pero hindi. We're having our moral stand. Yes. Yung mga nagsasabi na yun, yung mga hindi nagsisimba. Eh. Ayan. At hindi alam ang issue. Nagbubulag-bulagan, pikit at simoka lamang ang kanilang pinakikinggan at ang kanilang kaulayaw ay si Carlo Celdran lamang. Alam mo, Brother Bernard, this is not a Catholic issue. Yes. Sapagkat pati mga kapatid nating Muslim, maliban sa isang artista na nagpo-promote ng condom, anti-RH sila. Si Congresswoman Dimaporo, si Aliyah, anti-RH yan. Ang mga kapatid nating Buddhist, anti-RH yan because RH is very unnatural. So hindi dapat nasisihin ng Iglesia Katolika lamang. Good morning to all the anchors, staff, and guests of Radio Veritas. Napaganda ng discussion nyo bilang housewife and kapanalig. Member, I made a right direction to choose Radio Veritas dahil totoo po maraming natututunan sa istasyon nyo. Amen. Ask ko naman po, one po ba sa sinasabi nyo na injection ay kasama dito yung flu vaccine? And confused lang po ako. Thanks a lot po. More power to the program, Radio Veritas. Wala naman, walang tainted na HCG yung flu vaccine. Okay. Salamat at tanda. Yes. Maganda umaga po. Napaganda po ng topic ninyo. Salamat po. Naliliwanagan po ako sa kung ano ang RH Bill. Please include my mother in your prayer, in your mass and mom. Yes. Na nakakonfine ngayon sa hospital dahil may sakit. Kagagalingan sa upper gastrointestinal
internal bleeding, she's 85, we will do that. Mm-hmm. Huh? At sabi naman ito, ni Brother Willie, Arcelia, Brother Bernard, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. The salvers are not poor because they are plenty. Rather, they are plenty because they are poor. Without jobs and income, poor men folk turn predatory, imposing their will upon their wives, even irresponsibly. The key to victory over RH is in uniting church and state. Church and state must be allies, not adversaries. The real enemies are greed, contraceptive mentality, and lust. Sex without consequence. No reproductive health. Yes, to reproductive wealth, where wealth begets more wealth because the rich help the poor and the poor help themselves. Encourage profit sharing in business. When the poor become middle income, the rich will get even richer and the poor will have no time nor energy to engage in irresponsible sex. We don't need to distribute condoms. We need to redistribute our wealth. Kapanalig, Willie, Arcelia. Very well said. Napakaganda. Sabi nga ni Bishop Cruz, hindi reproductive yan kasi wala namang ma-reproduce eh. Correct. At saka wala rin parenthood dyan kasi walang parent eh. Ayan sabi ni Bishop Cruz. Oo nga naman, ha? Maganda umaga sa inyo, Sir Bernard, at sa ating mga bisita. Napaganda ng paliwanag ng ating mga bisita. Ang daling unawain sa gustong umunawa, pero doon sa mga ayaw umunawa, walang dapat ipaliwanag. Unawain at makinig dahil ito ang totoong maraming salamat sa paliwanag from Mang Nards, ha? At nakakatawa ang tanong nitong huli na isang tech test natin. Saan itatapon ang mga used condom? Doon po sa bahay nila Ed Selagman po ninyo itapon. Ano? Nagbabara ng mga tubo yan. Mga kaibigan, huwag kayong alis. Sa ibig lang nating sabihin, we should have a stand. Kailangan bigyan natin ng kahulugan ng ating buhay at magkakaroon tayo ng kahulugan pag tayo ay tumayo at manindigan sa ating paniniwala. Magpapatuloy po tayo sa ating palatuntunan. Pamilya mo, pamilya ko! Nay, may project kami sa school at may deworming din po kami. Huwag kang mag-alala anak, kasama tayo sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD. Basta lagi kang papasok sa school at kapag pinapacheck up kita, dapat huwag kang matatakot sa doktor. Opo, Inay! Yan ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng ating pamahalaan na ipinatutupad ng DSWD, DepEd, DOH at ng mga lokal na pamahalaan na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga piling pinakamahihirap na pamilyang Pilipino upang matugunan ang pangangailangan sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon ng mga batang may edad 0 hanggang 14. Sa Pantawid Pamilya, kaya ng Pinoy tumawid sa kaunlaran. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on sa www.dswd.gov.ph. Isang mensahe mula sa DSWD, PIA, KBP at nang hindi lang ito. Ronda Veritas Report. At tumutuloy din ang pagdagisa ng iba't iba nating mga kapanalig, lalo na yung mga deboto. Yes, mga kapanalig, katatapos nga lang ng isinagawang misa dito ni... Ang inyong kapanalig, Dennis Heron, sumain niyo ang katotohanan. Attention, mga kapanalig! Nais niyo bang maging isang volunteer reporter ng Veritas 846? Kaagad makipag-ugnayan kay Mr. Dennis Heron sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa mga sumusunod na numero 0918-918-1132 at 0927-256-6172. Join na at mag-report sa Ronda Veritas Report! Kapanalig, alam mo ba na maliban sa ating daily raffle na Biyayang Kapanalig, may iba pang paraan upang manalo ng premyo mula sa Veritas 846 Radyo Totoo? Paano? Napakadali! Mag-recruit ka lang na magiging miyembro ng ating listening, learning, and loving Kapanalig Radio Community at magkakaroon ka na ng pagkakataon na makasali sa Recruit ko, Kapanalig ko! Makasasali ka na sa raffle. Makakatulong ka pa para mas mapalaki ang ating komunidad sa radyo. Kaya sali na sa Recruit ko, Kapanalig ko! Para sa mga detalye, tumawag sa 925-7931-40 o mag-text sa 0918-837-4827. Ano? Ipinipilit nila ang paggamit ng contraceptive kahit nakaka-cancer?
Ano? Ituturo ng eskwelahan sa anak kong grade 5 kung paano gumamit ng pills at condoms? Ano? Walang libreng gamot ng gobyerno para sa diabetes at high blood? Pero may pondo para sa libreng pills at condoms? Ano? Ikukulong ako kapag pinayuhan ko ang pasyente ko na huwag gumamit ng contraceptives? Ayaw nyo? No to RH Bill! Isang paalala mula sa Pro-Life Philippines at Veritas 846 Radyo Totoo. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, pamilya mo. Nagmamahalan, pamilya ko. Natututo, pamilya mo. Nagbibigayan, pamilya ko. Nagdarasal, pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko, yeah, 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 yeah. Pamilya mo, pamilya ko. Pamilya mo, pamilya ko, yeah! Nagbabalik po ang ating panatuntunan. Pamilya mo, pamilya ko. At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating talakayan. At syempre, susundan po dito ng editorial ni Father Anton City Pascual, Novena, at mas dito sa Radio Veritas. Bukas, isang, ano ba yun? Pag 80 years old, Octogenarian po ang ating magiging panauhin. Pero buhay na buhay at 16 ang kanyang anak. Naku, marami ha. Paano nangyari ito? Isang patutuo na masaya ang marami sa buhay. At syempre, marami pa rin tayong mga text messages. Doc, I think you have to come back. All the time. Just so we discuss more about the vaccine. Kasi yung isa po, heard from a doctor that a flu vaccine can trigger the onset of Alzheimer's. It happened to my aunt in the States na magkakapatid siya lang nagkaganoon. Yeah, may studies ganyan. May mga studies na po. Siguro minsan yan ang ating balikan. Yeah. Samantala, meron pang isang nag-text. Sa Singapore po, makikita mo sa mga playground, we mentioned kanina, attorney, yung playground. Yes. Majority mga anak ng Indian at Pinoy. Yeah. Outnumber na po ang mga batang Singaporeans. Ini-encourage sa mga married couples doon na mag-anak. May bonus na may 4 na buwan pang maternity leave with pay. Baka hanga-hanga, ano? Mm-hmm. Pag naipasa ang RHB nilagman, ganyan din ang mangyayari sa Pilipinas. Puro kasing tanda at kasing gwapo lamang nilagman. Huwag naman po sanang mangyari yon. Ako talaga nga naman, ha? Let, maraming salamat sa iyong pag-text. At syempre, sa lahat po nagbigay sa atin ng kanilang mga mensahe, pasensya na po at hindi na natin mababasa yung ilan, ano, ha? Dahil sa kulang na naman tayo sa oras. Pero I'd like to read this one mula kay Lina Cruz ng Quezon City. Once RH Bill is enacted, we can see the effects of immorality in the present generation. Abortion will be legalized, safe sex will be taught in school as being normal, drugs will dominate life, adultery is no longer an issue, and homosexuality is becoming an acceptable lifestyle. The platform for a government-controlled society is being prepared with each new regulation. We kill millions of unborn children for economic reasons. Abortion has eliminated more than 40 million unborn children since 1973. If the rest of the world were as productive as the developed countries, our planet could support the existing population. Lina Cruz, thank you very much. Mm-hmm. Ang sabi po sa isa kong nabasa, kung pagsasama-samahin ang lahat ng populasyon sa buong mundo, magkakasya po daw tayo sa state of Texas. Yes. Sa mga tuwid, hindi talaga problema ang populasyon. Tama ho yan. Lalo na sa Pilipinas. Lalo pa sa ating bansa. Kulang na kulang tayo. Oo. At kung makikita natin, ano, malapit na nating makonquer ang mundo. Yeah. Nandun na tayo sa lahat. Lahat. Doc, para po sa inyong huling mensahe sa ating mga tagapakinig bago tayo magwakas. Yeah, ito lang. Ang pinag-usapan natin, demographic winter, na kung ipatuloy nito ng mga congressman natin itong RH Bill, sigurado magkaroon tayo in 10 years, 20 years. In fact, ngayon, pababa ng pababa ang ano natin, ang fertility. No? So, mahirap na. Magkaroon tayo kagaya tayo ng Singapore, kagaya tayo ng Russia, Italy, Spain, na yung birth rate nila bumabagsak. Ang pinakababa ngayon ay Spain, 1.1. At irreversible na ito. Yeah. Wala na. Wala na pag-asa. Attorney.
gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na sa dahil sa demographic winter na nagaganap sa isa sa ibang bansa, tayo namang mga Pilipino ang sumasagip sa kanilang mga lipunan. Nagpapadala tayo ng mga doktor, nagpapadala tayo ng mga overseas contact workers. At itong mga overseas contact workers na ito, dahil marami tayong mga Pilipino na tumutulong sa iba, ang bumubuhay ng ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Nalulungkot ako dahil ang ating Kongreso sa pamamagitan ng RH Bill ay patuloy na hinahamak at iniinsulto ang ating migrant workers, mga Pilipino na bumubuhay sa ating ekonomiya. Maraming salamat po. And more power po sa inyo mga gawain, attorney. We'll have you again as well. Yes. Ating oras sa ating ganito. Oo nga po. Kayo, at punong-puno tayo ng impormasyon. Hari naman po mga kaibigan, sana'y nakapagkatid kami ng dagdagang kaalaman at sariwang inspirasyon. At syempre, sa mga pagkakataong ito, kailangan pa rin po natin na maraming dasal. At ito ang lagi nating sinasabi sa huling bahagi ng ating palatuntunan, to always pray and pray as a family. Na huwag matuloy itong RH Bill na ito. Pray as a family because the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. At narito po ang ating panalangin para sa lahat ng pamilya sa buong mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa isa na namang araw na ipinagkaloob niyo sa aming pamilya. Yes, Lord. Hiling po namin na basbasan mo at makabanalin ang aming tahanan at ang lahat ng dito ay naninirahan. Yes, Lord. At sa maraming biyaya at grasya na aming tinatanggap, pati sa mga halimbawang ipinakita sa amin ng banal na mag-anak, ang aming taus-pusong pasasalamat. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga pagsubok, maging ang aming mga kaligayahan, upang ang aming tahanan ay maging dambanan ng kapayapaan, kalinisan, pag-ibig, pagawa at pananampalataya. Yes, Lord. Ingatan mo po at basbasan ang bawat isa sa amin sa lahat ng uri ng tukso, panganib, kalamidad at kasamaan. Yes, Lord. Jesus Maria at Jose, tunghayanawa ng iyong mga pusong mahabagin ang lahat na mag-anak sa buong mundo. Yes, Lord. Ipagkalupo ninyo ang sa amin ang biyaya at grasya na maging mabuting mga ama at ina, makapanalin at gawing masunurin ang aming mga anak upang ang tahanan dito sa lupa ay maging larawan sa tahanang puno ng kaligayahan at pagmamahalan. Tahanan na iyong inihahanda para sa amin sa langit. Yes, Lord. Maraming salamat po sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our Lady of Veritas, pray for us. I say to my child, I will explain to you as much of life as I can. But you must remember that there is a part of life for which you are the explanation. From Robert Broth. Mula naman dito sa Radio Veritas, iniiwan namin sa inyo ang mga katangang sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Payong tapat at totoo. Veritas 846. Makinig.